Chai, nandito na naman tayo. Medyo matagal na hindi tayo nakapag-video. Magandang umaga, gabi or tanghali sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Matagal tayong hindi nag-video kasi busy tayo sa trabaho. Pero ngayon, na-layoff na naman tayo. Wala na naman tayong trabaho kaya mag-video-video muna tayo ng pagluluto. Para mayroon tayong ma-upload ng konti kasi nakakaboring na to, walang magawa kung minsan at alay natin makakuan, maka-apply tayo ng ibang trabaho, maka-part-time job tayo at ito muna ang gagawin natin, magluluto. At ito po yung isdang binili ko sa Chinatown. Ang tawag sa amin sa Ilocano to ay mamusing. Yung maliliit, piprito ko kasi magdidinigdim tayo. Ilocano dish na naman tayo ngayon. At yan po yung isdang binili natin. Frozen yan po. Walang sariwang kon. Ay piprito natin, sasawag natin. At nanalang natin mamaya. Nag-slow na naman sa trabaho kaya kon. Bawas-bawas naman ng kon. Trabador. Kaya yung mga pinaka-senior na mas malaki ng konti ng sweldo, sila ang nalele-off ngayon. Kasi walang magawa eh. Ganyan ang decision ng kwan. Ng mga boss minsan. Ng mga kwan. Kasi walang pumapasok na pera. May pumapasok na pero hindi kasya. Kaya yung mga hindi kayang bayaran na employee ng mga rate nila kasi medyo mas malaki ng konti kaysa mga iba. Kaya yung mga minimum wage lang, sila ang kwan, nakaka-stay sa trabaho minsan. Depende sa boss ang decision dyan. Kaya ito na naman, dumating na naman tayo sa point na medyo kwan na naman. Tagirap na naman, kaya tipid-tipid ng konti. Kasi walang trabaho, magpapel na naman ng EDD. Pero sa EDD natin, tinitignan natin, medyo kulang sa pagbayad ng bills. Kaya sana sa lalong madaling panahon ay makapaghanap tayo ng part-time job para masustentuhan natin ang mga ating pamilya or meron tayong pangtakip sa pagbayad sa mga bills natin. Kasi mahirap kung hugot ka ng hugot, wala nang matitira sa konting na ipon. Kaya ganyan lang ang buhay, tiyaga-tiyaga lang. Ito po, may nabili tayong puso ng saging sa Chinatown. Talong. Saka okra, yan po. Medyo ready to kwan na, medyo matagal akong hindi niluto to nung 5 days ago yata to, 4 days ago na ako, binili ko sa Chinatown, nandiyan lang sa refrigerator. Masasayang na pag hindi niluto. Kaya ang gagawin natin dyan, magdidinigdim tayo, Ilocano style, magpiprito tayo ng kwan na ito, itong isda. Tapos yan ang sasawag natin, lagyan natin ng bagoong. Yan ang traditional way na pagluluto ng dilingdum. Pwede mong ipruto, pwede mong ihihaw yung sahog na isda at para lumasa. Parang ang boring din ng life pagkon, wala kang trabaho, hinahanap harap ng katawan mo ang pagtatrabaho. Kaya minsan nabuboard ang tao dito kung walang trabaho. Puti na lang at may EDD, hindi ka gaya sa Pilipinas na kon. Medyo alanganin sa kon, mga ayudang tao at di sapat ang bayad sa gobyerno. Yung mga nawawalan ng trabaho kasi dahil dito sa pandemic, nagiging slow ang mga business. Kaya anong magagawa natin, talagang ganyan ang buhay. Hindi natin ma-predict kung kailan na kon. Babalik sa normal ang buhay natin pag ganitong sakuna na matagal ng kwan.
matagal ng perwish to talaw na yung pandemic na to. Ang daming nagsasakripisyo dahil sa gatong sitwasyon. Maraming naapektuhan, pati pamilya, pati tao, na-stress kong minsan. Hindi makapag-isip ng kwan. Pero talagang ganyan lang ang buhay. Mga kapechay, laban-laban lang sa buhay. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Hindi nawawalan ng pagsubok sa buhay. Kaya, kwan lang, tiyaga-tiyaga lang. At be patient lagi. Huwag yung kwan. Mawalan ng pag-asa. Kapit lang. Ayan po mga kapechay, nahiwanan natin yung kung ingredients natin sa dinengdeng Ilocano dish. Yan po yung puso ng saging, nahiwan na. Meron tayong sitaw, okra sa katalong, saka may sili din dyan. Ito po yung kwan, primitong isda na isasawag natin. Siyempre, may bagong yan. Hindi mawawalan ng bagong. Kaya delikado na naman kayong kwan. Amerikano kayo dito. Nakakuan pa yung kwan ng bintana. Pasok sa apartment. Hanggang third floor to. Paala na kayo kung magreklamo kayo. We're cooking shit. Sasabihin na naman. Kaya stay tuned lang kayo. Yan po mga ka-Ilocano, mga kapechay. Pag kumulo na, saka nyo ilagay yung kwan prito. Pang sahog sa dinengdeng. Dinengdeng. Yan po, ilalagay na natin. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay na yan. Anim. Marami na yan. Nasahog ng dinengdeng. Dito. At kung hindi naman kayo nakatira sa bahay na inupahan, kung nandyan kayo sa apartment, maiingay ang kwan. Ibang unit dito sa apartment nyo, lalo ng mga itim at mga puti, araw-arawin yung kwan, magluto ng tuyo, pinagungan. Tignan mo, alis mga yan. Alis mga yan, yung mga maiingay na kapitbahay mo dito sa taas, sa second floor or what. Sa mga katabi mo, buksan mo lang yung bintana. Tapos, araw-arawan mong mga kwan. Mag-prito ng tuyo, daing. Tapos, binagongan. Tapos, kwan. Pag mong iyon yung fan para kwan. Lumabas lahat ng amoy sa neighborhood. Dito sa apartment. Tignan mo kung hindi lang sila alis. Yung mga puti at mga itim na maingay dito. Kung araw-arawan mong ganyan. Yan po, ilagay na natin yung kwan, puso ng saging. Yan po. Kwan natin, ihalo natin. Yan. Antay na naman tayo ng 5 minutes. Yan po, ilagay na natin yung talong kasi ang una nating ilalagay yung mga kwan, mas matigas. Kasi mas mahirap maluto. Yan lang po ang teknik ng pagdidinengdeng. Pwede rin ganyan kahit anong klaseng iba't ibang klaseng isda ang gamitin nyo sa pagdidinengdeng. Pero pwede rin gamitin pang pinakbit to. Depende sa gusto nyong kwan, ulam. Alright. Pero ang the best dito, pag inilagay mo yung bagong yun, tama. Diyan na sila kwan. Magre-react ang mga puti at mga itim. Yan ang pangkwan natin eh. Pangtaboy natin sa mga itim at mga puti dito eh. Lalo na pag kwan, maingay sila. Ayan, isunod na natin yung sitaw. Ayan po. Saka sili.
Sunod na natin yung okra sa kasili. Ito po. Ulamin ng dalawang araw yan, tipid-tipid, walang trabaho eh. Layoff na naman. Ayan po. Ayan po. Ang niluluto natin. Ayan po, ilagay na rin natin yung the best part, bagoong. Bagoong is life for Ilocano. Pero sa mga Amerikano, bagong is bad. They think it's a poison. It's a shit. Sige, yan po. At malapit nang maluto po yung ating dinding. Ayan po, tapos na po yung dinding natin. Medyo luto na. At yan lang po ang vlog natin, mga random vlog, kasi wala pa tayong maiisip na content. Magluto-luto muna tayo. And thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe Manong Pechay TV. And click nyo lang yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. At see you next time. Thank you, God bless, and ingat kayo palagi.